Hello everyone at welcome po ulit dito sa ating Greats Day channel. At kung kayo po ay bago pa sa channel na ito at kabubukas nyo lang po sa channel ko, please po pagkatapos nyo pong panoorin ang video na ito at kung ito po ay magugustuhan nyo lang din po lamang, please po huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na din po ang ating notification bell para kayo po ay maging updated every time na meron tayong mga bagong uploads. At disclaimer po sa ating mga manunood na hindi naniniwala sa mga ganitong klaseng gawain or hindi naniniwala sa mga pamahiin, please po pakiskip na lamang po ang video natin na ito. Ngayon po ay ibabahagi ko na naman po sa inyo ang isang klaseng ritual na makakatulong sa atin na maisaayos ang takbo ng ating buhay. Kung kayo po yung tipo ng tao na matagal nang merong mabigat na pinapasan or merong problema na katagal-tagal nang binibitbit at kahit na anong sikap at kahit na anong mga pagtatyaga na ginagawa mo ay kulang pa din at hindi pa din napagkayanang maibalik sa normal na pamumuhay ang inyong buhay. Ito po ay gawin niyo lamang po ito at unti-unti pong mabago at maibalik sa magandang daloy ng pamumuhay ang takbo ng inyong buhay. Pero po sa sinasabi ko na po sa inyo, kung kayo po ay kulang sa tiwala at kung kayo po ay basta-basta lang gumagawa dahil gusto niyo lang sumubok, huwag na po kayo mag-aksaya ng panahon kasi po hindi po talaga tatalab yan. Napakasimple lang po itong gawain na ito, ang ritual na ito, pero po ito po talaga ay kailangan natin ng oras paglaanan natin ang oras kasi po ito po ay gagawin natin sa oras ng alas 3 ng madaling araw. Alam ko po na ang mga oras na yon ay yun yung mga oras na kahimbingan ang ating tulog. Pero pagtiyagaan nyo lamang, 7 araw lang naman po na pagtiyagaan nyo itong gawin at obserbaran nyo ang daloy ng inyong pamumuhay. Hindi po ito isang sili na kaagad-kaagad po ay umaanghang. Basta po, pag nagawa niyo na po ito, huwag niyo na pong pagkaisipin at pansinin niyo na lang po na bibiglain na lang kayo ng mga swerte or ng mga biyaya na darating sa inyong buhay. Basta kayo po ay buo ang tiwala, buo ang pananalig sa inyong pinagagawa, tsak po na yan ay magkakatotoo at mabisa po ang epekto niyan. Napakasimple lamang po ito, pero po kailangan lang po nito ng oras. Ito po ay gaganapin tuwing alas 3 ng madaling araw sa loob ng 7 araw na sunod-sunod. Pag kayo po ay pumalya, ay ulitin niyo po sa umpisa. Ang kakailanganin lang po natin ito ay uling. Kailangan natin ng mga uling. At kailangan na naman natin ang ating miracle candle. Pero kung wala nga kayo ng kandila na miracle candle, ay pwede po kayong gumamit ng mga ordinaryong kandila. Pero sa sinasabi ko na po, mas mainam po na gumawa kayo ng ating miracle candle kasi napakadali lang naman pong gawin ang mga yon. Ilalagay ko po yun sa ating end screen kung hindi nyo pa napanood ang video na iyon or hanapin nyo lang po sa ating mga videos na nakatitle dyan Miracle Candle. Gumawa na kayo ng mga kahit anong class, anong kulay na kandila para po meron na kayong reserva kung anumang kulay ng kandila ang kakailanganin natin sa ating mga ritual. Kung wala kayo nun, pwede kayong gumamit ng ordinaryong kandila. Ngayon po, kailangan, kung hindi, wala kayong Miracle Candle, kailangan nyo ng dinikdik na bay leaf, dahon ng laurel. Pero kung miracle candle na ang ginamit nyo, ay hindi nyo na kailangan ng ganito. Tapos kailangan nyo po na ang kulay na kandila na kailanganin natin ito ay kulay puti or kulay red. Ang kakailanganin natin ito, it's either kulay red or kulay puti, kung alin ang meron kayo niyan. Tapos ang gagawin lang po natin ay pagpatung-patungin natin yung ating uling pagpatungin natin, pero sa ilalim po ng ating uling ay kailangan natin ilagay natin yung ating kandila na nakasindi na it's either kulay red or kulay puti. Pagkatapos po ay kumuha po tayo ng asin.
ito po ay nasa inyo po kung gaano kadami ang inyong mga kahilingan. Pero po, para po hindi matagal pag-epekto or pagtalab nito, unahin niyo po yung gustong-gusto niyo, yung pinakakailangan niyo. Halimbawa, yung maisaayos ang iyong buhay or syempre, ang pinaka number one na problema ng buong bayan ay ang kakulangan sa pera. Yung mga priority ang iuunan niyo, wag saka na yung mga para mabilis ang talab. Kasi po pagka maraming intensyon, pero nasa inyo po yun. Kung gusto nyo itodo nyo na lahat, sige, gawin nyo na para isang gawaan nyo lang din. Pero meron kayong matinding pangangailangan, ay yun po ang unahin nyo. Ngayon po, pag ang ating uling ay nagbaga na at nasa ilalim na ang ating kandila, na it's either puti or it's either red, pula, ay ihahagis po natin ang asin. Bawat hagis po ng asin ay manalangin po tayo. Halimbawa, kayo na ang bahala kung anong klaseng dasal, ang klaseng hiling ang gagawin nyo. Halimbawa ay baguhin nyo, ayusin nyo na ang takbo ng aking buhay sa pamamagitan ng mga asin na asin na ito ay maisaayos ang takbo ng aking buhay, or malulutas na ang matagal ko ng pinapasa na problema, or magkakaroon na ng peace sa loob ng aming pamilya, kung ano man yung problema na meron kayo. Bawat hagis ay bawat bitaw din ang inyong mga dasal. At kung halimbawa ang inyong baga ay parang mawawala na, kasi nga hinahagisan natin asin, ay paypayan nyo, kasi kailangan hindi po mamamatayan habang hindi pa kayo natapos ng inyong dasal. Pagkatapos po niyan ay ang inyong pinagdasalan na uling ay hindi po ito very sensitive na kailangan yung itapon or ano, pwede niyo po itong gamitin ulit, kasi nga, di ba, 7 consecutive na 3 a.m. 3 o'clock in the morning ang pagganap nito. Pwede niyo pang gamitin ulit yon, or isang tabi niyo lang at gamitin niyo ulit kinabukasan. At ganun pa din kung syempre ang kandila ay magkuha na kayo ng bago, kasi natunaw na yon, kasi nga pinailalim natin dun sa ating uling. Ngayon po, pag kayo po ay gumawa ng mga ganito, or ang pagganap po ng mga ganito na mga ritual na mga pampaswerte o pampaalis ng malas, ay kung maaari po ay walang ibang nakakaalam. Para po hindi po makontra, kasi po pag may makakita, hindi natin hawak ang talin ng kanilang mga mata at ang talas ng kanilang mga dila at ang takbo ng kanilang pag-iisip at damdamin, hindi natin hawak yon. May iba na makontra tayo kahit hindi man lang sinasadya, ay yung pagkaganun lang, gumagawa ng ganyan, di naman nagkakatotoo yan, ay mawala na ng bisa ang ating ritual. Kaya mas mainam na yung walang nakakakita sa inyo, at siguro naman mga alas 3 ng madaling araw, wala naman siguro pang masyadong gising sa inyong tahanan. Ang mga kapitbahay, lalo na mga kapitbahay na hindi marunong manalangin ng masama sa kapwa, ay mag-ano kayo niyan, careful kayo sa mga ganyan na merong makakakita sa inyo. Pero kung hindi, maiiwasan, kung may magtatanong man, ay sabihin niyo lamang na papaswerte or yun nga, pampaswerte or nagpapausok lang, or para mawala yung mga lamok, or kayo na ang bahala sa mga ano, kung magtatanong man sa inyo. Basta po, pag kayo po ay pumapalya, ay umulit po kayo sa umpisa. Gawin niyo po ito ng straight 7 days, at umpisahan niyo po ito sa araw ng Martes or sa araw ng Biyernes, kasi po ang power, ang maganda po, ang mataas po ang energy, ang positive energy sa mga araw na yun, lalo-lalo na sa mga ganitong klaseng gawain, mga ritual. Kaya po ang pagganap ng mga ritual, mapaito man ay pampaswerte o mapaito man ay pampaalis ng malas, ito po ay mas mabisang gawin sa araw ng Martes or sa araw ng Biyernes. Yun lamang po, pero hindi ko po sinasabi sa inyo na ora mismo kinabukasan po ay okay na ang lahat. Hindi po ganun, hindi po yun sili. Kailangan pa din po nating magsipag palagi, gumawa ng kabutihan, at huwag na huwag kalimutan ang pagdarasal.
always talaga ninyong huwag kalimutang magdasal. Kasi po, wala pong ibang mas nakakahihigit pa kaysa ating Poong May Kapal. Siya at siya lamang po ang pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan. Kaya ugaliin yung magdasal, manalangin, humingi ng gabay, at magpasalamat sa ating Poong May Kapal. Dahil siya at siya lamang po ang pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan. Always spread the love and God bless us all.